sa mga Dabagas mula Batanes hanggang Hulo! At para maging winner kayo, ang gagawin lang, eto na, i-selfie-selfie mo! O, tayo ayan, na! Oh. Ayan, ayan, ayan! Baby babes, pasok! Sabi photo banner sa likod, oh! Ang selfie-selfie natin ngayong Oy. Araw, selfie-selfie, excited! AK, pakita mo sa kanya. Selfie-selfie, excited ba? Eto, oh! Mas excited pa! Mas excited pa! Grabe naman! Ang pinakamanalong selfie-selfie, mananalo ng 5,000 pesos plus EB jacket! Meron naman limang winners ng 1,000 pesos plus EB t-shirt! Excited na talaga lahat dahil umpisa na ng Junior Pinoy Henyo Sayawan Showdown! Let's get ridiculous. Assumption, Pampanga. Yan ang first two schools na magpapayanik ng EB stage ngayong Lunes dito sa Junior Pinoy Henyo Sayawan Showdown. Julia, ito na, umpisa na ng Grand Finals Week. Woohoo! Excited na rin tayo lahat para yung selfie-selfie pictures. Ang dance competition, mas titindi ang excitement. Sa Sabado po, mga Dabarkats, magkakaalaman na which school, which elementary school will be the ultimate dance champion that will take home half a million pesos. Sa Resort World po mangyayari yan. Sa Shal! Sa Shal! Grand Finals na eh. Oo, dapat ganun. Speaking of Grand Finals, may pambato na ang Visayas. Siyempre, hindi magpapahuli ang mga Bisaya. True, at yan ay ang A. Montes 1 Elementary School, Iloilo City. May lalaban na rin siyempre sa Mindanao. Correct. Magallanes Elementary School, Davao po ang lalaban, mga taga-Mindanao. Pare, nangingilabot ako, promise. Big fight to, di naman. Ang tanong, aling school naman from Luzon ang dadagdag sa ating grand finalists? Well, simula ngayon hanggang Biyernes, two schools from Luzon ang magpapasiklaban bawat araw dito sa Junior Pinoy Henyo Sayawan Edition. At ito naman ang mga huhusga sa ating showdown for today. Kailangan bigatin din. Oo, simulan natin kay Dabarkads Ruby Rodriguez. And we also have actor, dancer, singer, Kapuso star, Derek Monasterio. At syempre, kailangan talaga bigatin kasama natin bilang judge ang MAPE and Cultural Supervisor from the Department of Education, Mr. Wilson Pascual. Good morning, sir. Eto na! Yaman na lang naman, ang iingay nitong mga to. Umpisahan na natin ang showdown! Kimmy! Ay! Eto! Kasama ko dito ang Rizal Elementary School, Makati City.
ito ang kanilang coach sa Sayawan, si Miss Coach Remuela Sanchez. Ma'am, anong coach? Ano ang message sa kanila? To all the members of Rizal Elementary Dance Group, with God's grace, together with your positive and strong determination, I'm pretty sure that we will win this battle! Ipinagmamalaki kayo ng buong Makati City! Good luck and God bless everyone! Go Rizal Elementary School, Makati City! Yeah, naman, make way for the consistent MTAP winner in the NCR level. Ito na ang biggest elementary school in Makati, Rizal Elementary School! Ating showdown. Ito yung mga titignan ng mga judges, ha, paalala sa mga Dabar Cats. Una dyan, yung hataw moves or yung choreography, for 60% na agad malaki. Yun. And syempre, ito ang hinahanap din nila. Isa pa, grooving, originality, and creativity that accounts for 20%. Mm-hmm. And all-out energy, overall execution equals 20% for a total of 100%. At kitang-kita naman natin, unang school pa lang yan from Makati. 100% na talaga yung energy nila. Ito si Ruby. Ruby. Oy, yeah. Ito, laban to ng mga taga Luzon. Ano bang kakaibang flavor ang hinahanap ng mga judges natin? Sa taga Luzon? Oo. Siyempre, yung kanilang hataw moves. Oh, kasi meron na tayong mga grand finalists ng Visayas Mindanao. Palaban nyo ba ngayon? Nakita na namin yun eh. Kasama ko nga si Derek doon eh, sa Mindanao. Tapos si Seth naman yung sa Visayas. So nag-aanap ako dito ng hataw moves. Talagang, yung kanilang mga hataw moves bigay na talaga. Bigay. Yung talagang fierce. Tipong all-out energy yung, talaga dapat, di ba? Eto na, steps yes. Kong steps. Steps yes. Kong steps. Naman. So gusto mo yung nahataw, yung alam mo, meron kasing hataw na hindi yung hingalan, ah. Teka, hindi yung hataw hindi na hingalan. Hindi yung nananakit, ah. Hindi yung nananakit. So, may hataw kasi na simple lang yung galaw, pero makikita okay. Mo. O, paano pala yun, Ate Ruby? Paano pala? Oh. Yan, oh. Sige nga, isante. Yung ganun lang. Yun, oh. Palang ng ulo, huli mo na eh. Thanks, Ruby, and thanks, Derek. What about Mr. Pascual? Kayo mo?
Hataw ang hinahanap ng dalawa natin, siguro, Josh. Kayo, anong hinahanap? Siguro yung may pinakamalinis na choreography. Malinis naman ang choreography. Okay, very good. Thank you very much, Mr. Pascual. Noted po yan ang ating mga contestant. Hataw, pero dapat malinis. Oh, ito. Kilalanin na natin ang ating second school na hataw sa dance floor, Kimpy. Yes, thank you guys. Ito, excited ang school mula naman sa San Fernando, Pampanga. Ang University of the Assumption. Ito ang kanilang coach, si Ma'am Sayawan, Coach Thelma Dizon. My dear Assumptionist, napagsabay ninyo ang inyong training at pag-aaral. Ang training ninyo sa ballet, jazz at gymnastics. At hindi ninyo inalintana ang pagsayaw ng poi. Ngayon, sa bawat perpektong pilantik ng inyong mga kamay at malalisa makuha na indayog ng inyong mga katawan, ipamalas ninyo sa buong mundo na ang mga assumptionista ay hindi basta-basta. Pag maragol na kayo ng buong lalawigang Pampanga at ng University of the Assumption, assumptionista, mayap, maganaka, biasa. Give your best moves, Hell Assumption! Iboto natin si Ma'am! Iboto! Paaralan nila ang first Archaeovision School in Asia. Tingnan natin kung sila rin ang magiging first dito sa ating Sayawan Showdown. Make your school proud, University of Assumption, San Fernando, Pampanga! Naman pala, yun yung sinasabing perfectong pilantik. Tsaka ang ganda ng mga linya. These kids are well-stretched. Well, it's a battle of two schools for today. Aling school from Luzon ang unang papasok sa ating grand finals? Sino ang babalik sa Sabado to battle for ₱500,000? Bising-bisi yung mga judges natin. Oh. Good luck, judges, and good luck to our contestants. Now, will it be Rizal Elementary School, Makati City? Or will it be the University of the Assumption, San Fernando?
Abangan mamaya ang mga school na nalibabaw ang galaw dito sa ating dance showdown, mga Dabarkat. Sa pagbabalik po natin, susunod na ang saya at sorpresa sa Barangay Bungad, Quezon City sa One for All for One. Sa pagbabalik yan ng Eat Bulaga! From all over the Philippines with level up performances are ready to make it on top. One stage, one goal. Which school will be the first Junior Pinoy Henyo Sayawan Grand Champion this Saturday live at Resorts World Manila? Junior Pinoy Henyo Sayawan Grand Finals. Yan, no? Yun! Alamin naman natin kung aling eskwalahan ng panalo ang galing sa sayawan sa ating Junior Pinoy Henyo Sayawan Showdown. Ryan at Ruby! Thank you very much, Alan. Ayan na naman yung maiingay eh. Okay, bago natin malaman kung aling school ang babalik sa ating Ultimate Dance Battle on Saturday, alamin muna natin kung sino nga bang Dabarkats mula sa Facebook, Twitter at Instagram ang may pinakawaging i-selfie-selfie excited pose. Ito na siya, mga Dabarkats. Patingin! Ah! Congratulations! Yes, maganda yun eh. Casey Tumagsang! Congratulations! Ito, talagang ito ang magiging face mo. Yes! Congratulations, nanalo ka ng limited edition Eat Bulaga jacket. May 5,000 pesos. At itong maganda dyan, ipopost pa namin sa official Facebook page ng Eat Bulaga ang Insta-fame selfie-selfie photo mo. Kasama ang instructions kung paano mo ikiklaim ang iyong prize. KZ, congratulations. Kaya abangan mo sa Facebook fan page ng Bulaga. Yes! Bukas, abangan nyo ulit kung anong selfie-selfie mo post ang dapat nyong gayahin at ipost, mga Dabarkats. Ngayon! Eto na, magkakaalaman na. Pag umalis ako, ano yun nyo ha? Ngayon! Wow, pupo-posey. Alamin na natin kung aling school mula sa Luzon ang dadagdag sa lista ng ating grand finalists. Will it be Rizal Elementary School, Makati? University of the Assumption, San Fernando, Pampanga. At para sabihin sa atin kung sino ang dadagdag sa ating listahan, Derek Monasterio! Mare, dito ka. Eto na talaga. De, gusto ko lang sabihin, the fact na nakapag-perform sila sa stage, ibig sabihin lahat sila panalo na, di ba? True! And sa mga hindi naman papala rin, huwag kayong sumuko. Push lang ng push. Try harder. So, ito na nga. Teka muna, sinong pambato nyo? One or two? One or two. Ba? Rizal o Assumption? Ate. Yan na. Okay, so ito na talaga yan. Hindi na natin patatagalin. Hindi, pwede pa natin patagalin. Ah, patagalin na natin. With an average score of 94.33%, our Junior Pinoy Henyo Sayawan Showdown winner is... Ayan na! University of the Assumption, San Fernando, Pampanga! Congratulations, University of the Assumption, Pampanga! You are one of the grand finalists of Junior Pinoy Henyo Sayawan. Kaya, magkita-kita tayo sa Resorts World sa Sabado! Derek, maraming salamat. Yes, thank you very much. See you again. Yes, see you. Mga Dabarkats, panibagong showdown ang dapat niyong abangan bukas. Sino pa kaya ang dadagdag sa listahan ng eskwelahan na papasok sa Grand Finals? Andito na ang A. Montes 1 Elementary School Iloilo, Magalyares Elementary School Davao.
Quezon City University of the Assumption, Pampanga. Bukas, it will be a battle between St. Joseph College of Olongapo versus Toro Hills Elementary School, Quezon City! Abangan yan bukas! Maraming salamat sa lahat ng Dabarkado na kasama namin ngayong Lunes. Sama-sama tayo muli bukas dito kung saan araw-araw hataw ang tuwa, saya at sorpresa ang Ipulaga! Elementary schools from all over the Philippines with level up performances are ready to make it on top. One stage, one goal. Which school will be the first Junior Pinoy Henyo Sayawan Grand Champion this Saturday live at Resorts World Manila? Junior Pinoy Henyo Sayawan Grand Finals.